balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambe sa DWIZ. Balik tayo, Karambola, sa Aliw 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning po ulit sa inyong lahat. Morning, at huwag natin batiin ng happy birthday si Engineer Winner Contino. Yes. Ayaw namin batiin yan ng happy birthday. Ano pa? Paano ba? Paano ba itong, bakit ang daming pansit? Ang daming pansit. Wala pang pansit. Wala pa. Pero ang ano, ang siyempre, ang preparasyon ng lahat ng tao ngayon, eh para bukas. Ayaw. Yung iba nga, nandito na eh. 13. Oh. 13 pa lang. Mm-hmm. 13, yung iba, 12, 13, 14, 15, 16. Mm-hmm. Aha. Preparasyon yun. Eh, sabi po ng La Trinidad, Benguet, Municipal Agricultural and Fishery Council. Mm. Hindi rin po sila nagbabago ng presyo ng cut flowers. Oh, kaya yung mga pupunta diyan sa Dangwa, sabihin nyo. Eh so sino yung mga nag nako, dumoble na po. Nagsasamantala. Ay, doon sa source, pareho lang ng presyo. O dating dito, triple. Doble, quadruple. Ano yan? Di ba? Eh, ganyan talaga seasonal, pare. Meron ganun eh. May kaibigan ako, si Sandy Javier. Ah, si Sandy? Ari ng Andok. Oy, ang daming ano. Kasama ko sa eskwelahan niyan eh. Ang ganda ng kanyang ano. Dati yan. Farm. Dati yan, naghahanap siya ng rosas, bibigay niya sa kanyang may bahay. Mm. On Valentine's Day. Hirap na hirap siya. Na siya makuha. Problema to, ginawa niya, nagtanim siya. Oh, yes. Rosas. Maganda yung kanyang farm. Ano namatay ngayon nanay ko, mga puting rosas. Pinadala niya kami, madaming puting rosas. Si Vice Governor. Vice Governor ngayon si Sandy. Ah, nag-Vice Governor. Vice Governor ng Leyte, yung misis niya ang congresswoman dun sa district nila. 16-wheeler daw po ang na-truck, ang pinadalang bulaklak galing dyan sa... Sa Benguet. Sa Benguet. Para maging maliwanag lang tayo. 16-wheeler trucks. Ang dami nun. Oo. Kaya may... So, talagang sinuplayan nila tayong bulaklak. Kanya lang mahal pa din. Bakit kaya? Kaya sabi ko sa inyo, cash na lang eh. Oo. Number one. Yun ang number one. Cash na lang po. Ay, naintindihan ko na yung... Huwag na lang bulaklak. Huwag niyong gawin lang tayo. Ang isang dosena po ngayon, 1,000 na. Ah, okay. Ha? Pero bukas, 1,000. Pero bukas, 2,000 na yan. 2,000 na yan. Patapos 15, 500. 16, wala na. Na yan. Wala na. Pinamimigay na. Talaga, na ano. Galing itong Valentine's na ito. Na, well, ano pa to? Commercial. Wala naman to eh. May looming history niyan si Saint Valentine. Ah, yung, ano, oh, yes. Ano ba yun, kinalaban niya si Emperor Claudius. May decree si Emperor Claudius dati na mga sundalong single, mas magaling na sundalo. Itong si Valentine. Secret din minemarry niya yung mga lovers, ganyan. Mm. Nahuli siya, nabigti. Meron kasing Christian... parang gano'n, no? Mga Christian martyrs po, Valentine ang pangalan. Christian martyrs. Mga martyrs. Yung pari yun. But that was long time ago. Pero hindi po doon nagsimula. Yung commercialization. Ayun ko. Yun. Kinomercialize na to eh. Mga 14th century daw. Noong nasimulan niyang Valentine's Day. Oo. Pang araw ng mga puso. Yeah. Wala pong ano ha, walang church ano 'yan, 'di ba? Meron ba 'yan? Meron, wala yata eh. Origin po niya, yung mga Roman festival. Sa Roman Festival. Roman Festival. Pero hindi na pinapractice. Mm-hmm. Mid-Feb yun eh. Lupercalia. Ayon dito. Yung mga ganon. Sa Britannica. Pero hindi po siya romantic day. No, not at all. Not at all. Ibang klase celebration. Ibang klase celebration yan. So, ang Valentine's po sa US, naging commercial. Mm-hmm. Mid-1800s.
So mga 19th century. Yan yung mga hallmark na yan. Oh. Yeah. Oh. So naging commercial. Yeah, commercial. Para Mother's Day. Oh, Father's Day, Grandfather's Day. May mga ganun na eh. Bumili ng regalo para kay nanay, para kay tatay, ganun. Eh, so kikita na naman yung mga... Kaya nga yung ating kaibigan na dating ang angkor natin dito sa Karambola, si Kasani, Secretary Sani Escudero. So, pagdating sa Christmas, sabi nga, masyadong commercialize siya. Every day should be Christmas Day. Yeah. Yeah. Tama rin. Tama rin siya. Tama rin. Bayag ako doon. Eh, pero ito, si Pambansang Bigote. Nako. Chairman. Si Chairman. Popoy de Vera. Na gusto niya raw magkaroon ng reform sa policy ng mga SUCs. Yes. Sa student admission. Eh, may mga pera daw yung nakakapasok dyan eh. Ano ba ang problema? May problema tayo niyan. Bakit pa nag-state universities and colleges? Nagmamigrate sa SUC. Libre yung policy daw po ng admission and retention ng mga students sa SUCs. Okay. Gusto ni Chair, Prospero de Vera III, i-review niya yan at mapalitan ang policy. 40% daw po ang ng mga college students nasa SUCs. Ah, papunta doon, ano? Dati, 85-15 yan. Ano ang differentiation? 85% private, 15% state universities. So, sabi niya, may success ang SUCs in our drive. For higher education. Okay. Kanya lang daw po ang kanyang concern. Habang tumataas ang access na mga mamamayan sa SUC, State Universities and Colleges, yun daw pong kumukuha ng admission test dyan. Nagiging competitive. Dumadami kayo. So, very competitive. Pag ganyan po ang sitwasyon na very competitive, sino mangingiral dyan? Yung nanggaling din. Sa mga, may kaya na pamilya. Yeah. Yan ang problema. Asan yung equity ngayon? Tama. And very competitive at the same time, yung tungkol dun sa income classification. Hindi ano na bang policy dyan? Yun ang dapat na tinitingnan. Dapat magkaroon siya tayo ng policy. It should be biased towards the lesser, How do you do that? Meron kang cap. Kung ang parents mo are already earning, halimbawa, millions. Ah, okay. Punish the system. Oo, punish the system. Huwag ka naman dito na. Tama naman yun. Napakagandang halimbawa nito binigay ni Pambansang Bigote, parin John at parin Joel. Halimbawa daw po ang UP. Oh, yan. Ang PUP. Ang dami nag-a-apply. More than 100,000 every year. Bawat isa, 100,000 sa UP, 100,000 sa PUP. Okay? Ilan daw ang tinatanggap? Sa UP, ang tinanggap, 14,000. Sa PUP, 12,000. Papaano na yung iba? Saan pupunta yung mga yun? Baka hindi na nag-aral. Kasi libre rito. Libre nga eh. Kukunti lang yung babayaran mo talaga. Nagkaroon pa ng free. Talagang free. That's true. Tuition at lahat. Yan sa... Kung hindi raw ho natin babaguhin yan, mangyayari dito yung nangyari sa ibang bayan. Ano nangyari sa ibang bayan? Yung makakapasok lang sa university. Hindi yung mga galing sa mga probinsya, rural areas, mga anak ng mga indigenous, or mga yung mga nanggaling sa public school. Hindi, but merong mga satellite universities, may mga satellite campuses. Actually, it's an UP, for example, sa mga regions. It's an every... Kasama na yun sa kasama na yun. Each and every province right now has a state university or state college. University. Dapat doon... May municipality. Merong mga city. UMAC. Oo. University of Makati. Oh. University of Caloocan. Taguig, meron. Meron. Ay, sa Taguig, nakita ko yun. Sino natatanggap dyan? Yun na nga. Yun ang dapat natignan. So, yun ang...
may punto po dito, Anchet. Dahil sa sobrang competition, dahil maraming applicants, di ba? Yung process, selection process po, eh, medyo, baka. Pagkatapos, nakakalamang yung mga, the same thing, yung may mga pera. Pagkatapos yung dual tech, na wala na yon. Dati kasi, meron, no, if you get into this kind of ano, course, pwede ka na rito sa technical vocational. Yan. Workout. Nawala na rin yung ganun na bias. Yeah. Yung dual tech, wala na yun. Wala na rin. Kaya yung, di ba, sinasabi nila yung K-12, they are also in the process of looking into it at this point in time. And there is an educational commission, EDCOM 2, na, yes, na tinitignan lahat ito. Tinitignan itong sinasabi ni Chairman DePere. Yan pong policy yan, ang libre ang mga state universities and colleges. Eh, kailan lang po yan eh? During the term of Duterte. Tignan natin, dapat din yun. Kaya panahon na para tignan natin, yes, anong effect. Anong effect niyan? Yan. Kasi bago lang eh. Habang bago pa. Isa pang ano daw dyan, nangyari, eh tumaas ang attrition rate. Ano ibig sabihin ng attrition rate? Yan po yung dropout. Kaya attrition is a nice word of Yung, of saying na yung mga tumigil. Tumigil. No. For whatever reason na kung ano, sa kahirapan o tinamad o nag masyadong nakumaling sa gimmick, hindi na. Ganun. Oh, pwede, pwede. Nakumaling sa gimmick, hindi sa love. Nakumaling sa love. Hindi alam. Hindi mo alam. Oo. Ikaw ba nahumaling ka nung Dumaan tayo sa mga faces. Yeah! Hanggang ngayon, dumataan pa rin tayo. Hindi na may... May mga baby steps. Naiba, naiba. Okay, sige. Naiba ang la... Tumaas daw po ang dropout. Rate. Yung rate. Ba, okay. Anong so, ang successful tayo, okay, yung ating mga kabataan, pumasok sila. Yung nakapasok. Okay. Access, yung access. 40% nga daw, nasa SUC. Nakapasok sila. Pero, marami doon, nasa... Attrition, ha? Almost 41%. Ang attrition rate? Wow. Ang dropout. Antindi nun. Hindi ba dala naman yan ang pundasyon nila nung saan sila nanggaling? Nung, pwede rin yun. Last school, year school. Po, yung year 2022 to 23, yan ang dropout rate. Pinakamataas daw po yan. Kaya dapat talaga rate. Tinitignan yung mga ganyan. Eh. Ano nangyayari? Kaya, kailangan na. Ako may a bit of theory ako dyan. Kasi dati, hindi nyo nakita, nag-coach ako dati nung isa university. Sa varsity. Taekwondo. Oh, varsity. Mm-hmm. Merong ilan dun, yung talaga, na-recruit kasi, ano eh, kung saan na lupalok talaga sa probinsya. Okay. Pagdating dito, nabigla sa Maynila. Yun, nabigla sa big campus. Shop, nabigla sa, ang ganda nga nung dorm, ang ganda nung ano, nabigla sila. And it, took time na kailangan talaga. Kailangan i-handhold mo talaga. Sa guidance ka. Magugulat ka na. Asan ka? Nandun na sa stasyon ng bus. Babalik na sa uwi, kanila. Uwi na. Okay. Meron pa po. Nangyayari. May ganun pa rin. And siguro, that's an... Kaya tama si Chairman. Pag-aralan talaga. Ano bang... Ito daw, meron silang gagawin. Pare. Anong rason? Ang kailangan dito, hindi pag-aaral na nasa desk ka lang. Hindi. Kailangan talagang... Hindi, actual po. Actual. Ang gagawin niya, nag-partner siya with 3 universities. Apat ata. Hindi, tatlo. Don Mariano Marcos. That's in, La Union. La Union. Samar State University. University of Southern Mindanao. USM. USM. Nag-partner po siya dyan. At titignan nila ano talaga nangyayari. Yung dimension ng admission. And then attrition. At saka yung dropout and everything. So, actual po nilang titingnan pag-aaralan. Hindi DNR to na science-based. Totoo ito, nangyayari. Realidad ito, realidad. Realidad. Hindi po teorya ni Chalex. Hindi mga action plan yan, hindi. Kasi halos na meron kang isang example bawat Luzon, Mariano Marcos, okay. Visayas, Samar State, Mindanao, USM. 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 Di medyo, at least you have an idea what's happening all over the country. Pahiga ko sa ginagawa nito si Bigote. May ano rin pala, Bigote. Oo, may ibig sabihin. May bertud. May bertud. May bertud.
Happy Valentine's. Valentine's. Chairman, ang titignan po daw nila yung muna, yung socio-economic profile. Yeah. Importante 'yon, importante 'yon. Yung mga kumukuha ng test at saka yung mga pumapasok. Tapos versus yung mga natatanggap. Tanggap. Yan, yeah. Yan. Baka nga puro mga anak ng mga kagaya sa UP, di ba yun ang naging problema? Parking dati, na ngayon. Ang problema, Lasal parking. Ngayon sa UP na. Sa UP na yun. Yung kotse na lahat. Yung kotse na lahat ang tao eh. Pag daw nakita nila na sobrang lamang na mga may kaya sa pagpasok sa mga universities. So, bibigyan daw po nila ng options ang mga SUCs. Kung anong gagawin. Yun ang maganda. Ito. Kumbaga yung, pare, yung red tape. Sabi lang, gawin niya. Mag-red tape. Alisin yung red tape. Tama na ba yun? Hindi. Ito, specific. Ito. Ito, may recommendation. Okay. Ito, nakita namin. Ang mga admission, lamang na lamang yung mga may pera. Ang mga nagda-drop out, karamihan dahil sa mahirap. Yan. Ano ngayon ang mga pwede mong measure? Solusyon. Anong solusyon? Anong solusyon? Bibigyan kayo ng CHED ngayon. Sana sa lalong madaling panahon, makita na natin yan. Siguro ito, two years. Pwede na. Pwede. Meron na. Makikita meron na. Okay. Congratulations. Gusto ko itong ginagawa ni Bigote. Oo. That's good. Meron talagang virtud. May virtud. Ang Bigote. Bigote. Para agim, may sa agim. May sa agim at ito si Popoy. Ang dami mo nangyayari sa education, ha? At yan, hindi natin napapansin, masyado nga tayo na busy sa chacha. Oo, yan chacha. Para yung mga teacher, tinatanggalan na ngayon ng administrative work. Mabuti. Ay, pero lalo na sa basic education. Pero may problema. Wala nang sa kumukuha tayo ng administrative Oo. Hirap na hirap yung mga eskwelahan. Dapat maglagay sila ng ng plantilla position for administrative officer or assistant. Oo, hindi pwedeng casual yan. Hindi pwedeng hindi pwedeng endo. Of course. Hindi pwedeng endo yan. Kasi po, year in and year out, yun ang trabaho ng mga yun eh. Hindi naman nagbabago eh. So, kailangan permanente yung administrative work. May item dapat yan. Mayroon. Okay. Pati yung mga librarian nga, yung mga ganun eh. Hindi pwedeng endo yun. Bakit? Kailangan yun. May kabisado mo yung library mo. Dapat yung library. Ano naman yan? Oo. Pero ang library ngayon, may library pa ba? Meron, pare. Yung gaya nung may library card ka. Alam mo, dati ako, laman ako ng library nung lumalaki ako, bro. Ngayon kasi meron ng mga digital libraries. Yung ginawa namin sa Bagbag National High School, naglagay kami computer tapos signal. Okay. So, kumbaga, saan pumupunta yung estudyante? Kasi yung mga physical books. Oo, yun na nga ibig sabihin eh. Very limited. So, digital lang. So, where do the, saan sila nagre-research? O nagbabasa? Bahala na yung teacher ko saan. Yung Lyceum, we should go there one of these days. Okay. Napakaganda nung kanilang library. Talaga? Kompleto. I should very check it out. At the same time, yung yan, yung digital. Okay. At saka maluwang, maayos. Yeah, really, I mean, ako old school eh, yung merong mga cabinet. Library card? Hindi, yung hihilain mga drawers, yes. Tapos nandun yung mga katalog. Katalog. Meron pa ba? Hanapin mo, sa UP. Sa UP. Oo, sa UP. No, tsaka katalog. By topic meron. By topic meron, at by author. Ganun. Alam mo ba sa UP? Let me know. Dapat yan, di ba pinaka-advance sila pagdating sa digitization? Hanggang ngayon, Jurassic. Hindi, yung pagbibigay ng meron akong mga kaibigan dyan. Hanggang ngayon, di ba nila nakukuha yung kanilang, record? Oo. Yung transcript? Transcript. Ang bagal. Ito, nagtataka pa ako. Sa 101. Ang presidente, salita. Tungkol sa digitalization ng mga government offices. Pumunta ka sa kahit na anong government office. Okay. Hihingin ka ng photo na 2x2 na printed. Sabi ko, meron po ako dito sa cellphone. Ayaw nilang tanggapin yan. Hindi, kailangan. So, buhay pa rin yung mga photo me. Oh!
Papakuha ka pa rin. Colored background. Kaya ako masabi ng presidente, digital ito na ito na nga yun eh, boss eh. You know, ayaw. Pwede ko i-send na lang sa iyan. Tapos i-ano mo. Total, meron siyang computer. Oo, oo. Pero hindi. Pag meron ka, paper application pa rin ang kailangan. Oo. Hindi online. Oo nga eh. Ba't ganun? Bakit eh? Hindi ko pa, hindi ko maintindihan. Meron naman kayong budget. Ano yung kasosyo ba yung mga photomiron or what? I don't know eh. Meron naman kayong budget. Ha? Ah? Meron naman kayong budget. Baka naman ng anti-red tape, ARTA. Pwede i-require na yung mga photos. Eh, hindi nila maiisip yun kapag hindi ni-require eh. Oh, oh. Ng mga government agencies. Di ba? Unless na may utos, oh, pwede na yan digital photo. Unless na may utos na ganun, hindi nila gagawin yan. Hindi pwede, basta sinabi, oh, ayusin nyo na yan, ha? Ayusin, sariling palo, wala. Wala. Kung walang palo, di ba nga si Presidente, ang gaganda ng mga sinasabi niya. Oh, oh. Kung walang palo true, di wala. Walang mambabambol. Walang mambabambol, wala. Parang si nakantaka ano, ako dun eh. Yung, kasi sabi ko sana, parang si Chalex, di ba? Tinuro pa niya Presidente. Sinimula niya, ako ang nagtuloy. Yan! Buti ka na lang, Presidente, nandito ako. Oo. Oh. Wala akong rito, hindi ba lang mangyayari sa mga biyahe mo. 14 billion, oh. Oh. Eh, eto po, yung 14 billion na yan. May balita tayo dyan. Oh, may balita ka na. Oh, natutunan mo na, nasaan na sila, 14 billion. Eh, ang laki po ng binagsak ng foreign direct investment. Ha? November, January to November 2023, bumagsak po ng 13%. Mm-hmm. Ang foreign direct investments. O, asan yung 14 billion? Mm-hmm. Na sinasabi nito si Chalek. Nag-umpisa, yun nga sinasabi ni Parin Joel, nag-permitting na to. Ang net, yun na nga, nag-permitting na. Ang net inflow po natin, bukuhos na sila, unang tabo. 7 billion lang, dollars. Mm-hmm. Net po yan. Asan yung 14 billion na sinasabi nito si Chalek? Ang pumasok nga ay 7 billion lang eh. Hindi, yung umpisa yun. Umpisa. Umpisa lang. Papasok na eh. We were reckoning it from December. Uh-huh. Ito, January. Ayan. Uh-huh. Oh, I see. Ah, hindi bola yon. Hindi bola. Tingin ko bola eh. Buti na lang sa mga cabinet meeting. Kasi yung 14 billion na yan. Buti na sa cabinet meeting, hindi parang corporate. Halimbawa, wala nang babara kay Kachalex na, uy, tingnan mo nga dito. Ano yung 14? Saan galing yung 14 billion mo? Hindi, no. Meron din. Meron din yung nababara ka. Mali yung nasa Gantt chart po ah. Okay. Mag-a-apply halimbawa PowerPoint ng incentives. Oh. Magkano ang iyong total cost ng investment mo? Sasabihin mo. Kasi yun ang basis ng ano mo eh. 10 billion. Hindi naman yung 10 billion na yon, ilalagay mo lahat. Maglalagay ka lang ng kapital na maliit. Okay. Tapos the rest, iutangin mo. Ganyan yan. So ang kinocompute nila, hindi yung total na papasok. Hindi. Yung the total project cost. Project cost. Tapos sasabihin mo, 14 billion. Hindi ba? Eh yan o, merong foreign direct investment, 7 billion lang ang pumasok. Mm. Eh di, hahanapin mo ngayon, nasan yung iba nung 14 billion? Wala naman. Ang tawag dyan, nakikarried away. Di, naluloko. Spirited away. Para ma-build up yung sarili. Yung secretary. Oh. Yan ang practice ng mga government, ano eh, para ma-build up yung sarili mo. Eh, manage, masahin mo yung figures. Para lang ma-build up yung sarili mo. Yun ang hindi ako payag eh. Mahirap yun ha, mahirap yung ganon. Kasi talagang ano yun, pagdating sa ganyan, pag yan ang data mo, magkakamali ka ng conclusions, magkakamali ka ng action plan eh. Oh. Yun ang mangyayari. Kumbaga overblown po yung ano, sobra, 14 billion na ang na ano, realized. Hindi ngayon, magiging ano ka na ngayon, complacent. Meron ng 14 billion. Meron na pala. Mm-hmm. Okay na. Oh, alam mo, may analogy ako niyan sa ano? Sports eh. Ano? Kumbaga sa baseball, parang yan yung ginagawa mo kasi ibabato mo yung bola. Ipipitch mo. Hindi, sa basketball lang. Ibabato mo yung bola sa fast break ahead of the yung tumatakbo. Siya pare, binabato niya doon sa mga, hindi pa tumatakbo. Sa bleacher. Sa bleacher siya binabato. Yun ang target natin. Sobra na yan. Okay. Okay. 9:30 ng umaga,
Karambola sa DWIZ 882 at Aliw 23. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola, sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz at Joel Laksamana. Good morning, happy birthday. Good morning. Good morning. Pwede na natin batiin. Nakita mo na. Ayun. Naamoy ko na. Pwede na natin batiin si Engineer Winner Contihino. Ayun, ayun, oh. Thank you. Nang, happy Valentine's Day. Ayun. Happy Valentine's Day. Sa'yo, Winner. Ano ba yan? Masahog ba yan? Ah, masahog? Eh, palabok. Palabok. Kaya nga tawag dyan palabok. Oh. Maraming palabok. Palabok. Mm-hmm. Parang talumpati, maraming palabok. Meron lang ako, mga kapatid, meron lang akong gustong ipaano. Oh. Ito, pinadalan ako ng nang nangyayari. Dapat ito, padala ko din. Bukas, ipapabibigay ko din. Video ba yan? Video? Ano yung nangyayari sa Zambales? Yung mga nagdre-dreads doon, ito, nagdre-dreads ng katakot-takot. May vessel po. Ang dredging ngayon, may barko. Okay. At yun, nagde-dredge sa dagat. Para kinukuha yung lupa. Lupa, okay. Dagat at saka sa river. Lahat ng rivers na Zambales ngayon, under fire. Tinitira lahat ito. Ewan ko alam ni Governor. Anong gagawin yan? Anong gagawin yan? Naghahakot ng sandalin. Yung iba dinadala dito sa Manila Bay, yung iba dinadala sa... Pare, nakita ko yung reclamation. Ang daming dredging. Okay. Vessels. Ngayon, ang problema nito, tinatanong ko lang, kayo ba merong, nakita ba nyo kung anong ginagawa ng mga... At nagbibigay ba... Meron ba silang mga permit to dredge at lahat? Yeah. Right. Oh, that's a good question. Kasi ang daming yan dredging vessels na yan. Nasa Manila Bay, pare. Manila Bay, dami. Tapos... Kailangan mo umikot-ikot ganyan. Kasi noong Sabado, meron akong kaibigan, nagyaya ng cruise. Okay. Meron silang maliit na yate. Okay. Kawawa naman sila eh. Meron sila yate. Niyaya kami. Nag-cruise kami dyan sa Manila Bay. Grabe! Ang dami! Iiwasan mo yung mga dredging vessels. Kasi nag-ano talaga dyan. Pero ang mas... yung Manila Bay... Dito sa Zambales naman. Dito sa Manila Bay, may mga permits na to. Yung dalawa at least. SM at saka Ulticon Builders. Yung sa Zambales... Ano ba yung Ulticon? Yan yung... Gonzales. Oh, yes. Lee Gonzales. Okay. SM at saka Ulticon, but they are already being worked out kung anong dapat nilang gawin. Ito yung parameters ninyo, etc. Dito sa Ulticon, nakita ko, nasa gitna na ng bay. Nasa gitna sila. Hindi, pero yung nag-dredge siya sa Manila Bay, idadalin dun sa reclamation. Ito ang layo nito. Hindi, Zambales ito, Zambales. Saan pupunta yan? Yung iba pupunta sa Zambales, yung iba papuntang sa Taiwan, China Sea, mga ganun. So dapat tinitignan. Dapat tinitingnan ito at dapat ila... The governor, alam ba nila yan sa probinsya nila? Dapat alam nila. At saka yan ba, nakakakuha tayo ng... Ano ba yung classification ng dredging? Oh. Quarrying ba yan? Hindi, iba. Hindi, it's a different kind of thing. Different. No. Diyan lang sa Zambales, tinitingnan lang natin kasi nagre-reklamo na yung mga residents along the rivers at saka sa shores. For sure. Kasi, grabe daw ang 24/7 ang ginagawa nila dun. Okay. Ito sa Manila Bay, mayroon talaga dyan na nandiyan na sila kasi yung dalawa, ongoing. Yung SM, at as a matter of fact, yung SM. May environmental din. Meron. Alam mo, napapansin ko lang. Okay, go ahead. May lisensya na yan, dalawa na yan. Yung dalawang yan, na-permit na. Pero ganito, nung panahon ni President Duterte kasi, ang sinabi niya, hindi na siya mag-a-approve ng reclamation. Okay. Biglang last minute, nung papaalis na siya, na-approve yan, Ulticon. Na-approve lahat yan. Si Charlie Gonzales, isa sa, baka siya na, pinakamalaking construction company. Davao based yan. Kaya nagkaroon ng ugong-ugong noon. Akala ko bang wala ng approval? Oo. Biglang nagkaroon ng approval. At siya ngayon, ang pinaka-aggressive dyan sa reclamation. Okay? Sila ang dalawa na SM. Ang SM, sinitayan ni BBM, gusto niya, lumayo kayo by 100 meters. Okay. 300! At 300 meters. Para yung may daloy ng tubig. Eh, na-reclaim na nila yon.
So hukay ulit. Hukay nila ulit. Yan o. Maganda yung gusto ng presidente. Pero itong Ultikon, ang problema nito, nasa gitna ito ng Manila Bay. Ang kakabit niya, papunta ng access niya sa Rojas Boulevard, okay, ay yung solar. Okay. Eh, wala lisensya yung solar. Yung reclamation ng solar. Hindi, may lisensya, kaya lang kailangan i-update. May permit. May permit dati. At saka, matagal na. At saka hindi, walang action eh. Eh, kailangan aksyonan nila yun. Eh, paano magkaka-access yung reclamation ngayon ni Ultikon? Either... May problema siya. Either mag-access siya through yung SM na... Eh, magkalayo sila. Nag-ayos na sila. Nag-ayos na siya. Yan ang ginagawa nagtutulay. Ngayon. Nagtutulay. Gagawa ng tulay. Ayun. Doon na siya mag-access. Doon na siya mag... Hindi na solar. Hindi na. Ginagawa ngayon ng PRA na doon magkakaroon sila ng access somewhere. Ang Manila Bay daw natin, napakababaw na. Hindi na talaga kaya yung mga international. Hindi na. Panamax, halimbawa. You have to be there. You have to be there. Ang babaw-babaw. Oh. You have to be there. Parang yung utak ng ibang, babaw. Papunta na doon. Kayo, nagkakaroon ng reconfiguring yung area na yan. Kasi isasama na rin pati yun nando doon sa papuntang Sangli. Magre-reclaim din doon. Kasi may reclamation din doon eh. May approved reclamation project ba yun? Before the term of President Duterte ended. Nagkaroon sila doon eh. Ng reclamation doon. Kasi yung plano dyan sa Sangli, airport and seaport combined. Tama. Pero reclamation. Airport and seaport combined. Pero reclamation. There was an executive problema doon. Ang babaw na nga na Manila Bay. So sa parang sayang na mag-invest tayo ng ganong kalaki sa port na hindi naman kakayanin ng mga big ocean like Panamax yung mga ganon. Hindi kayahin nga hindi makapasok kailangan dito. Kailangan sa deep water port talaga. Doon sila sa pamunta. Subic ang idea. Doon sila sa pamunta. Lalim niyang Subic, natural harbor. Batangas Port, pagkatapos meron doon sa may bandang mga Naik area. Okay. Pagkatapos ito nga, yung papuntang Subic. Yan. Limay Batangas. Yung Subic, Osaka, nagpaplano sila ng direct diyan shipping Subic Osaka. Well, anyway, meron dito balita parin Jonat. Anong kwan mo rito? Sabi ng PMS, Presidential Management Staff. Ano ba ang word? Lahat daw ng presidential appointees kailangan kumuha ng clearance sa Office of the Ombudsman. Actually, kailan mag-update? Nagreklamo si Ombudsman Samuel Martires. Sabi niya, ang laki-laki na nga ng backlog namin eh. Dito lang sa main office, mahigit 4,000 documents daw ang kailangan nila i-process. Dito lang ha, sa main office. Doon sa Visayas, mahigit 4,000 din. So ngayon, may order yung PMS, lahat daw kukuha ng clearance sa ombudsman. Sabi niya, tinatambakan nyo kami ng trabaho, tambak na. Actually, itong order... Ibig sabihin yung PMS, gumawa ng order, hindi man lang tinanong yung ombudsman, kaya nyo ba to? Ang order ng PMS is for presidential appointees before February 1, 2023, all of you should update your records, meaning personal data sheet, PDS, clearances from ombudsman, civil service, Sandigan Bayan, at saka NBI. Ngayon, the issue is, tama si Uncle Sam. Bakit? Kaya ba namin itong gawin? 30 days ang binigay ninyo. Ilan yung ano? 30 days. 30 days? From the issuance of the memorandum. At saka sino yung presidential appointees? Yung mga seso, ina-appoint din po yan. Yes, presidential appointees. So pati yun? Presidential appointees yun. Lahat yun. Naku, ilan libo yun? Mga 10,000, 40,000. Hindi naman, mga 6,000. Ano na yan? Siguro mga 4,000. Well, may mga kanya-kanyang department naman yan. Internally, each department does their own Hindi, dapat ang gawin ng department. Ito naman, na sinasabi ng PMS. Kayong mga department heads, kilala nyo naman yung mga yan. Diba? Kung pinahin na ninyo yan, at isang buhos lang, hindi yung kanya-kanya. Total, kilala nyo naman yan. The idea being,
Marami kasi dyan sleepers. Ano yung sabi sleepers? May mga, in one agency, halimbawa ako, galing ako sa Department of Education, nagkaroon ako ng kaso doon. Dahil ako meron akong contact, pumunta na ako ngayon sa Department of Agriculture. Di, hindi ako kakilala masyado doon. Di ba? Pero may kaso ako. Naka-sleeper ako doon ngayon. May mga ganun na sinasabi ni Sam, kahit kalit-liitan na ano, na aberya, kailangan ng ombudsman clearance. Halimbawa raw, ang Commission on Audit at saka yung Civil Service Commission, kung gusto mo lang i-convert yung mga leave credits mo into pay, peperahin mo. Diba? Marami kang leave credits, gusto mo i-convert. Na-convertible ba yan? Oh yes. Okay, okay. You can take advantage of it. Okay. Kailangan mo kumuha ng ombudsman clearance. Okay. Gano'ng kadami ang trabaho ng pagbigay ng clearance okay, lang, ha? Sa ombudsman yan. Sa pagbigay lang ng clearance, yung leave lang, okay, i-convert mo sa cash. Ito. Kailangan mo ng... mabuti lumabas ito. Alam mo kung bakit. Okay, that means, dapat mag-usap-usap kayo. Na? Yeah. Require kayo ng require ng ombudsman clearance. Oh. Tinanong mo ba yung ombudsman? Kaya mo ba ito? Ang PMS. Oh. Yung nga, yung sinasabi ni Paring Conrad, civil service at saka ombudsman, nag-usap ba kayo? Leave credits to eh. Saka yung agencies. COA. Administrative work ito. In other words, mag-usap-usap kayo dahil unless it's criminal. So, ano yan? Ibig sabihin, ang priority ng ombudsman, eh, paano yung mga nagre-retire? Kailangan ng clearance yan. O, kailangan din gumalaw sila dyan. Okay? Ang priority ba, yung mga appointees, yung mga magre-retire, wag na munang bigyan ng clearance kasi kailangan trabahuhin itong mga appointees? Ano? Anong bibigyan ng priority ng ombudsman? Eh, kawawa naman yung mga nagre-retire. Ang suggestion ko nga, by agency, itong month na ito, yan kayo dyan sa Department of Agriculture, lahat. Ako, ang suggestion ko, ang suggestion ko, parin Jonat, i-privatize. Hindi, tatanong ko lang. I-privatize na yung pagbigay ng clearance. Wala namang kinalaman dito, appointed by whom, which president. It's just that they don't... Baka naman yung appointed, tinatarget yung mga appointed hindi, ni President bakit? Duterte. Hindi alam mo kung bakit ganito yan. Ang nangyayari, there was no preparation in so far as these things were concerned. Okay. Yun ang nangyari doon. No? Nagmadalian eh. Di ba? So, for the past so many years, kailangan i-update mo yung mga credentials mo at lahat. So ngayon, tatrabahuin mo ngayon ito, naghahabol. Naghahabol ngayon yan. Kasi as of February 2023, dapat clear na lahat. Clear. E 24 na ngayon. Isang taon na. So, kailan i-clear up? So, binigyan ng 30 days. 30 days. Eh, kaya ba ng ombudsman yon? So, mayroon... Sabi po ng ombudsman, eh, paano yung mga magre-retire? Paano yung due for promotion? Kailangan ng clearance. Ihuhuli mo sila ngayon, mapupunta sila ngayon sa kulelat, sa huli. Uunahin mo yung mga appointees. Ah, Uncle Sam. Kumuha na kayo ng task force dyan. Task force. Privatize. Ako, akin. Anak ng waiting. Mukha ka pa ng task force na nag-appointment ka pa ng puro special committee. Puro task force. Special committee just for the clearances. Oh my God. Special committee. Para ma-work out na ninyo. Job out na lang. Mahirapan sila sa job out. Hindi pwede privatize? Eh, hindi. Eh, kung airport na, privatize. Okay. By agency. Dapat may agency ayusin nyo. Kaya naman nyo yan eh. Nangangako daw po ang DOTR. Ang DOTR talagang dahil na privatized na yan na iya. Hell-bent on completing the transformation of our transportation systems. Hindi daw privatized, modernized. Ah, okay. Ako dati nagsasabi na. Kailangan na. Pinakikinis na. Biglang naging ano ka na, private sector driven ka na. Alam mo, nagkaroon lang ng bidding sa NAIA. Biglang ang pronouncement ngayon sa DOTR. Brighter future ahead. Transportation systems. Ha?
Yun lang pala susi doon eh. Magpabidding ka sa NAIA. Although totoo naman, successful yung bidding. Si Joey Salceda, yan ang sinasabi niya eh. Pero hindi lang sa DOTR ang congratulations niya. Kasama po ang DOF under Ralph Recto. Biro mo, 82% ng kita. Panibago daw tong sinyales tungkol dyan sa PPP. Diba? Kasi dati, pare, ang PPP, naalala mo yung ano, yung MCX? Yung sa ano? SLEX. Parang SLEX. Oh, mula sa SLEX. Yung dating Susana Heights. Susana Heights. Nagkaroon po ng PPP yan eh. Mm-hmm. Kauna-unahang PPP daw yan. So magmula Daang Hari hanggang SLEX. Ang isi-iksi nun. Okay? Ang nangyari dyan, imbes na kumita ang gobyerno, nag-cash out pa ang DPWH. Ang huling dinig ko, 500 million. Anong klase PPP yan? Eh dito raw sa PPP na to, kasi ang PPP code, ang gusto mangyari ng PPP code, yung mga ventures na yan, pagkakitaan pa ng gobyerno. Dati kasi chinachani yan. Kailangan hindi na lang kumita ang gobyerno, kami na lang ang kikita. Private sector. Total kami gagawa ng kalsada eh. Yung PPP was biased towards ano? Na kumita ang private sector. Hindi, ang gobyerno baliwala. Ang partnership ng gobyerno, yung kasi PPP, public-private partnership, ang partnership ng gobyerno, ibigay lahat. Hindi na mag... Paano naging partnership yun? Ibigay mo lahat yung... ibigay mo lahat yung concessions. Ang nakikinabang lang daw po, yung private sector. Anong klaseng partnership yan? Ito daw sa NAIA, ang kikitain ng gobyerno, 80% of the revenue. Ang 80%. Ngayon, this brink, kaya nga, ito naman si Mr. si RSA eh. Well, lahat tuloy ngayon ng mga concession agreements, i-review na. Ayan. Dahil dyan sa ginawa mo. Ginawa eh. Mo. Walang pakisama, no? Wala kang pakisama. Kumakabid ka eh. Ano, samantalang ito mo, sanay dumay, tapos saka na lang ayusin. Milyon-milyon na eh. Ang pwede daw po mangyari dyan sa modernization, pag lalagyan ng mga connection itong mga tatlong terminals. Ang problema dyan kasi yung Terminal 3, nasa kabila ng runway. At least itong 1 and 2, nasa the same side eh. Yung Terminal 3, paano mo lalagyan ng connection yun? Ngayon na ipapapasok yung tunnel. Dati yan kasi originally nandoon eh. Oo, originally yan, yung terminal na tunnel yan eh. May tunnel, tinanggal yun. Tinanggal yun. May tunnel yon para makakakonek ka. Doon sa dalawa. Pwede ka maglakad magmula sa Terminal 3 papunta sa 2 or 1. Nawala yon. Nawala yon. Nawala. Nagastos ka pa kasi ng boring machine. Kaya kailangan nga ng train eh. Paano mo i-connect yung... Kukonek mo yun. Train yun eh. Was supposed to be. Yun tinanggal sa terms of reference. Eh, isa sa mga bidders, bihasa na sa mga over, yung mga walkway. walkway. Over the ground. Walk-a-ton. Uy! 1 billion ang ginastos. Bihasa na sila doon sa ground. 1 billion ang ginastos. Meron silang world-class expertise. Yan. Building this... Please understand. Wag ka nang ganyan. The government does not have the world-class expertise. So construct walkways. Alam mo, 1 billion daw ang ginastos dyan eh. Okay. 1 billion? Oo. Arin natin. Alang hiya, 1 billion, walang gumagamit dun sa totoo lang. Papapagod ka gumagamit. That will be part of the modernization. Yun? Walkathon. Alam mo, lagyan man lang nila ng yung walkalator, guys, ibang bansa. Hindi yung maglalakad ka, hatak-hatak mo yung maleta mo. Lalagyan nila ng walkalator yun. Okay. So, urgency daw po na kailangan mag-improve ang ating aviation, okay. Railway, yan. Road, yun. And maritime. Urgency. 1980s, urgent na yan. Ilang dekada na ba tayo urgent na? sinasabi na nga ng ano eh ng mga financial analyst, tayo na
talagang gumagapang na tayo. Tayo na yung pinaka ano sa ASEAN. There are only 4 others na mas talo natin out of the 10. Nasa gitna tayo eh, panlima. Matatalo na tayo ng Vietnam ata eh. Hindi, di ba 10 members ng ASEAN? 10. 4 na lang yung tinatalo natin. Pa-6 na tayo. Talo na tayo ng Vietnam. Talo tayo ng Vietnam eh. Talang sa sports yan, bari. Nauubos yung... nauubos yung ano eh. Yung mga kalaban natin, bro. Na katapat natin. Dati, nasa ano tayo? Top 3. Top 3 tayo eh. Aha. Top 3? Ngayon? Nasa gitna. Top 6? Top 5, 6. Nasa 5-6 tayo. 5-6? Ba, parang ano yan ah? Parang... parang 5-6, parang pwede ba mangutang dyan? Yan, pwede. Pwede mangutang dyan. Okay, pinalitan daw po yung asawa, may bahay ni dating spokes Harry Roque. Nakaupo po siya sa Pag-ibig Home Development Fund. Yan yung Pag-ibig Fund eh. Okay. Yung extended HDF. Extended ano na kasi siya. Sa pinalitan na ngayon finally. Yeah, under the GOCC law, every member of the board of any GOCC. Hindi ano, one year lang ang kanilang terms. Okay. So every year you have to be reappointed. Eh nilagyan ng kulay eh yung report. Yun na nga mali. Kasi asawa daw ni former President Rodrigo Duterte. At dahil siya spokesperson Harry the Caller. Harry the Caller. Hindi almost 2 years. Sayang naman hindi siya nakapagtawag. No. Sino tatawagan niya? Hindi na niya kakilala yung GOCC. Ba, si Jasa. Wala si Jasa. Hindi niya concession. Si MVP. Hindi rin concession. Hindi ba pwede ilipat na lang ng ibang GOCC? Nasa sa ano yon? Nasa sa GOCC board yon. Ayaw. Kailangan i-recommend siya ulit. Si, acting member po ngayon, yung Velarde. Maria Lourdes Doria Velarde. Pero nilagyan ng kulay kasi. Oo nga, mali. Every year considered. Kaya gaya ngayon, I understand diyan sa DBP, si Chairman Tinga is supposed to serve his term up to June 2024. Okay. Ano siya? Napalitan na siya. So the remaining 4 months of the term is now being served by isang director doon, si Philip Law. Ganon? Oh yeah. Ganyan din yan nangyari dyan. Eh, marami pa siguro yan. Director ng government GOCC, corporations yes. Na mahigit 1 taon na. Dapat 1 taon lang. 1 taon lang talaga yan. Eh, yung ang favorite, si Yoda nga eh. Si Yoda? Ewan ko ba. Ayun, gusto ko lang balikan yung DOTR, ano? Yun daw pong Mindanao Railway. Tutuloy. Iniwanan na kasi ng China. So wala nang funding yan. Itutuloy yun. Sabi, tutuloy daw po nila pag gagawin na nila yung feasibility study kasi may mga adjustments na kailangan dyan. Ano? Habang naghahanap po ng pondo, paano ma-revive yan? Ma-revive ito. Gagawin na raw muna yung revised feasibility study. Alam niyo po itong Mindanao Railway, panahon pa ni Marcos, gagawin na NDC yan eh. Lang nagkaroon ng 86. Tapos na yan. Tuloy na dapat dapat yan. Kasi the only way to stop yung mga violence, yung mga secession, yung mga... insurgency, economic progress. I-connect nyo. Kung nagkaroon ng economic progress, lahat yan, matitigil. Kasi, ganda na ng buhay ko, ba't gusto ko pang mamundok, mag-ayos. It's the same formula, dati po, yung Central Luzon hotbed of insurgency. Diba? Wala na ngayon. Eh, why? Nagkaroon ng progress. Nilagyan ng maraming kalsada. Nilagyan ng... di ba? So, damn!
and everything, nagkaroon ng irrigation. A highway, build. Oh, may livelihood ang tao. Livelihood, oh. Mm-hmm. Eh bakit pa sila naubos? Naubos. Wala. Yun lang pala. Surrender. So, ganun po dapat yung mangyari sa Mindanao. And therefore, this Mindanao Railway, yung interconnection ng buong Mindanao, alaking bagay niya. Oh. And yet, kailangan daw ng updated studies. Mm-hmm. Mm-hmm. Yan, at saka yung Panay Railways. Yan ang inaano din. Ang laki din ng Panay Island. Malaki ang Panay Island. Malaki. Parang yung Samar, ang laki ding island. Samar. Kailangan isa rin dapat trend. Na ganyan. Mm-hmm. Meron na ngayon, roads na circumferential road ng Samar. Meron na. By the way, bago tayo matapos, may mention ko lang to kasi may kamag-anak akong healthcare worker. Eh. Mm. Bukas, mag-nationwide protest sila sa Valentine's Day. Black Hearts Day of protest. Maglagay sila ng... Bakit? Eh dahil nga yung salary increase nila na matagal nang nadidelay, overdue benefits and allowances even hindi binibigay. Panahon ng pandemic. Marami sa kanila, well, ito, 13,000 monthly ang kinikita. Pero sa cost of living nowadays, kulang daw. Mm-hmm. Ganun. So, well, may kasama silang political statement. Sana yung ginasto sa People's Initiative na signing. Sana binigay na lang sa kanila. But that's a political statement. But having said that, yun na nga, Black Hearts Day daw, bukas ang mga healthcare workers. Ano yan? Oh. Public government workers. Oo. At, public health. Hindi kasama yung mga private hospitals. May private, wala. Wala pa. Meron naman daw. Sabi ko lang. Kasama. Kaya lang, kailangan i-release. Natapos yung nga, yung sa Zambales bukas, eh, ano ko yung sa Cabagan River. Yung video natin, makita natin yung video. Papakita ko yung video na ito. Okay. Yan, maganda malaman yan, yung dredging na yan. Yan sa Zambales. Huling ano ko lang, alam mo, napapansin ko lang gaya nung kay Rick Pinka, yung ganyan, yung yun naman, yung dumping. Ng, parang with impunity ngayon ng mga ano. Wala silang pakialam. Wala silang pansin sa permit, regulation, wala na. Kailangan gumalaw ang local governments. The local governments yan. Okay, sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Ito ang Karambola, magkita-kita tayo bukas. Ngayon, susunod na. Yes. Kaya alis. Ali-aligid sa pansit. With award-winning broadcast journalist and bangos distributor, Dennis Antenor Jr. Karambola. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pangtalakay sa iba't ibang mga isyu dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.